Okay, magandang umaga guys. August 3, no? Samahan niyo muna akong i-congratulate po si Nesty Petesio for winning his match in the round 16, 57 kilogram fight against France. France pa, taga-France pa yung kalaban niya, no? Si Amina Zidane. Napanood ko yung laban, yung highlights. Ay, yung full fight, 3 rounds lang naman eh. Actually, pagkagising ko kanina, pinanood ko kagad yan. And I was so impressed dito kay Nesty Petesio. Pag-usapan po natin kung ano yung nangyari sa laban. Why I feel that this is a golden performance. Ang lakas ng pakiramdam ko talaga na makakauwi na tayo ulit ng gold sa Olympics. At pag-usapan din natin yung mga nagtatanong po afterwards. After po ng reaction ko kay Nesty Petesio, pakita ko po sa inyo schedule po nina EJ Obiena, nina Carlos Yulo, tsaka nina Carlo Paalam at tsaka iba pa pong boxers. Kasi meron pa po tayong ilang boxingero pang may pag-asa makakuha ng medal. Pag-usapan natin yan. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So, pausalud, Powercast Sports, ang inyo pong araw-araw ng kakwentuhan. Pasensya na kayo kung puro mukha ako, mga nagre-reklamo. Kwentuhan po, discussion po, sports talk po ito, no? So pag-usapan na natin si Nesty Petesio, napakaganda po ng kanyang pinakita doon sa laban niya, kahit mas maliit siya doon sa kalaban niya na France. At home court pa ng kalaban niya, ang ganda ng mga combination niya. He was aggressive and he was fast in his feet. Ang ganda ng mga left straight niya, ang ganda ng mga hook niya. You know, I'm actually surprised na majority decision yung nangyari, no? I think majority, you know? I actually felt that it was a domination from our very own Filipino boxer. But nonetheless, we advanced. Ibig sabihin yan, pag nakapasok po ng isa pang laro yan after the quarterfinals, it's sure bronze na po yan. Kasi dalawa pala, no? Dalawa pa lang mananalo ng bronze. And then pagkatapos manalo niya, siya dyan, either silver or gold na siya. No? So napakalaking bagay po para sa Pilipinas yan. Especially, ang boxing natin ay pumapalag pa po hanggang ngayon. Speaking of boxing, at sino pa ang may mga medal or posibleng magka-medal, papakita ko po sa inyo ang schedule courtesy of the Philippine Sports Commission. Gumawa po sila ng mga posters at syempre, pakita na natin. Okay, pakita ko muna sa inyo. Ito po ang ating, lakihan natin. Ano? So, may pag-asa pa po si Carlos Yulo. Mamaya-maya po ay siya po ay lalaro sa Men's Artistic Gymnastic Floor Exercise Finals. August 3, 9:30 PM Manila time po yan. Manila time po, no? At si Carlo pa ano naman, si Paalam naman ay makakalaban niya si Si Senior from Australia, Charlie Senior. That's 9:46 PM Manila, August 3, 2024, 9:46 PM Manila po yan. Yan po yung ating aabangan mamayang gabi pagka habang tayo nagagawa ng prediction ni Terence Crawford. And women's boxing naman, makakalaban ng France, 50 kilogram, si Wasila, ano yan? El Kadiri, 3:20 AM, so madaling araw na yan. And EJ Obiena, that's August 3, 4:10 PM, mamaya na yan. At least kung napanood nyo ito maaga. So, yan po ang ating po mga schedule. Yung kay Nesty, is yung next game niya against China, August 5 po. I don't have the exact time yet, but keep posted po sa ating mga videos at araw-araw po tayo naglalabas at least 4 videos and then live show paggabi. Okay, so congrats kay Nesty Petesio. Salamat po sa inyo lahat.